Hello mga kaibigan, magandang buhay. Ngayon, itong nasa harapan kong TV ngayon ay Pinsonic. At ituturo ko sa inyo ang step by step kung paano ako mag-repair ng isang CRT TV gaya nito. Although bihira na yung mga ganito ngayong CRT, tsaka pini-paste out na rin yata ito. Wala ka nang makikita nito sa market na binibenta . Maliban na nga lang dun sa mga yun, kagaya nito, tatak nito, Pinsonic, yan, mga ganyan, mga Astron, at marami pang iba na ang board niya is China board, ganito. Ganyan. Halos pari-pareha sila ng IC. Yan, ganyan. Na ano ito? 8895. Basta pari-pareha siya ng IC and pari-pareha siya ng forma ng sa power regulator niya and horizontal regulator ito, yung may mga heatsink. Yan, meron pa rin lumalabas ng ngayon yan. Pero yung mga branded na kagaya ng mga Sony, Samsung, Sharp, LG, wala ka nang makikita sa market maliban lang dito sa Pinsonic Astron. Meron pang Mikata. Basta mga ano yun, mga China board yun. Ganito ang China board. Mga ganito ang klase. Ang China board. At actually, hindi naman din bago yun . Sa mga nabibiling ganun. Ang bago lang dun yung mga case niya. Yung ganito, yung case. Pero kung technician ka, pag nabuksan mo ang isang ganon, ay kinuha lang nila yung tube. Picture tube lang kinuha nila, nilagay nila sa case na gumawa lang sila ng case na para lang masabing yun . Brand new. Ito, kagaya nito. Pinsonic ito. Kung makikita nyo yung yoke, yan. Yeah, kung makikita nyo yung yoke na yan. Malinaw ba? Yan. Diba ito? Yung kanyang horizontal deflection o vertical. Ano na lang siya? Kinabitan kasi ito ng ano . Hindi na ito yung kanyang, hindi na original yan. Ito yung sinasabi ko mga China board. So, tingnan nyo mga kabit ng horizontal deflection niya at saka yung vertical deflection niya. Yan, kinabit na lang niya, galing yan din sa board. Ang bago lang dyan ay yung board. Yan, ganyan ang mga China board na meron pa nga hanggang ngayong lumalabas. Tsaka marami na akong na-assemble na ganyan. Tumigil na nga lang din ako dahil nagtaas ng konti ang presyo. Hindi ko na siya mahabol dahil ang gusto mga nang alaman mo sa panahon ngayon, ang gusto ng mga nagpapagawa, lalo na dito sa lugar namin, gusto mura lang. Hindi nila naiintindihan kahit sabihin mo bago yung board. Basta ang akala nila, pag nakita nila, second hand yun, gusto ng mura na lang. Kaya minsan nahihirapan din akong magbenta. Lugi ka pa sa trabaho. Tsaka nagmahal na rin ganito sa market. May 1,000 na yan. Dati nasa ano lang yan 800, 900, ganyan. Ganyan ang ano ng board niya. Yan o, yan ang kanyang karton, ang kanyang lalagyan niya, mga lineman na ganyan. Nakakabili pa niya na hanggang ngayon. Kaya kung meron kayong lumang TV na
Pwede pang kabitan ng mga bagong board. Pwede. Ang mahirap lang i-modified ay yung case nito sa itong board nito tapos doon sa case niya. Ilang mahirap eh ano kasi itat yung butas nito yung ano nito yung audio video nito eh. Tsaka yung antenna kailangan matapat doon sa point nung ano na, ano rin. Magkakameron siya ng butas na hindi naman angkop sa kanya pero merong sukat din na ano. Ang maganda ay yung Pinsonic din na nasira na talaga yung board niya. Pwede yung palitan ng board. At siyempre unang-una na pagka mag-assemble ka ng ganito, titingnan mo muna kung okay pa yung ringer ng coil niya. Ito, itong yoke. Pag okay pa yung ringer ng yoke niya, huwag mo na siyang tanggalin. Tsaka ito, huwag mo na tatanggalin. Ito, kasama na yun. Basta yung yoke lang. Yung kung ano yung original niya. At pagka sinalpakan nyo ng bagong board, ay napakaganda pa. Marami na akong nagawa nun. Mga Sharp, yung mga Slim Diamond pa. Meron ding JBC, LG, Samsung. So, yun. Dito lang ako nahihirapan. Pero meron pa akong isa dyan na ano, pwede kong gawing, pwede kong assemblein. Ano siya, Samsung. Kaya hindi ko siya binibenta sa kalakal. Tiningnan ko yung ringer nitong coil. Okay pa siya, maganda pa. Yun ang una kong tinitingnan eh. Para pag sinalpa ka ng bagong board, maganda siya. Andun. Andun siya. Isa lang yun. Tapos yung iba dati, marami ako nitong ganito eh. Hindi na pwedeng ano, Sony hindi pwede. Iba yung socket ng kanyang ano, CRT. CRT socket. CRT circuit, hindi siya match gaano. Kaya yun, binenta ko na yung iba ko. Tsaka nga sa panahon ngayon, halos hindi na rin ako nagre-repair ng ganito. Tinatanggihan ko na yung lalo na pagka Sharp. LG, Samsung, tinatanggihan ko na. Tinatanggap ko yung mga ano, tinatanggap ko pa rin yung kagaya nito. Pag nakita kong China board, Pinsonic, tinatanggap ko. Dahil medyo ang pyesa niyan, bago eh. Mga bago yung board niya eh. Pero yung mga Sharp at saka yung LG, Sony, maano na ang pyesa niyan, mga luma na yan. Magkakaigi pero, ano, pabalik-balik sa'yo, mahabala ka lang. Kaya, pwede mo rin namang referin eh, kaya lang eh, di kakausapin mo ng maigi yung iyong ano, yung customer mo na ganon, ganar eh. Magagawa siya, pero pabalik-balik ka, gagawin ba natin, o ano, kung papayag siya. Nasa pag-uusap niyo yun. Pero ako tinatanggihan ko na nga kasi nga, siyempre dati pa yun eh, sinintagal ng panahon na wala nang nalabas na ganun eh. Luma na yung mga pyesa nun, lalo na yung mga kapasitor, mga electrolytic, siyempre mga tuyo na yun. Tapos eh, lalo na yung mga pagkinalawang na yung iba na mga pyesa. Mahirap. Tsaka yung mga Samsung, yung iba Sony, Sharp. May mga chipset na rin dito ngayon pagkaya ng nasira. So ito kaya lang binidyo ko sa inyo para lang yung iba baka sakaling gumagawa pa nito para lamang reference nyo sa mga ano. So ganun. At ito ang kaso naman itong TV-ing ito na troubleshoot ko na siya. Ito eh, ano siya, wala siyang power, blackout talaga. So yun, unang-una na pagka ganitong blackout ng TV at alam ninyong blackout talaga, siyempre unang-una mong chechikapin dyan itong power cord, itong AC, AC power cord. Titingnan ninyo kung wala siyang putol. Siyempre sa mga technician ding bago pa lang dyan, alam nyo ng pag-check nyan. Sa tester lang, kung meron siyang continuity resistance. Siyempre, checkin nyo yung cable niya.
itong power switch yan. Ngayon pag okay siya, dito ka naman, takbo ka naman din eh. Hanapin niyo yung ano niyan, hanapin niyo yung fuse niyan. Hanapin mo kung ano. Kaya niyan eh, yung fuse niyan. Yan. Ito pumutok ng fuse nito. At ito ay may gumawa na rin iba eh. Siyempre yan, titingnan ninyo yung fuse kung sira. O, ngayon, pagka nakita nyo yung sira siya, paltan ninyo kung ano yung nakalagay dito, kung siya ay ilang ampere. Siyempre, automatic na, 250 volts yan. Yung amperahe lang ang titingnan nyo, mas mahalaga yun. Ngayon, pag napalitan nyo na, huwag nyo muna siyang isasakrak. Dahil siyempre, kaya nga pumutok siya, eh may nasira dyan. Tapos, dapat alam ninyo yung bawat, ano nyan, tawag dito, yung bawat sirkito nya, kung nasa ng power supply nya, nasa ng vertical nya, nasa ng horizontal output nya, at yung function itong itong function ng flyback, yung pinakang IC nya, main memory nya yan eh. O yan ang titingnan ninyo. At ngayon, di napalitan ninyo na ng fuse. Kung marunong kayong mag-tester ng power transistor, itong makikita ninyo, may guhit na puti yan eh. Yan eh. Yan, may guhit na puti yan. Hanggang dun yan, dun sa may flyback, ayun oh. Yan. Ibig sabihin yan, ito yung power supply section niya. Yan. Ito naman yung chopper. Nagdi-divide yan din sa ano, yan ay merong primary and secondary. Yung primary niya nandiyan din sa may power regulator niya. Ito power regulator, ayun no, yan ang power regulator niyan. Yung secondary naman yan, siyempre yan ay yung output supply na niya papunta dito sa vertical yan. Papuntang flyback. Meron din yung primary at secondary, yung flyback eh. Papunta sa primary ng flyback 'yun, galing dito. Yan. Yan ang ano, power supply. At itong flyback, itong horizontal output. Ngayon, siyempre, dito ka muna sa power supply, siyempre walang power eh. At nalagyan niyo, huwag muna niyo isasaksak. Para sigurado kayo na hindi puputok ulit itong sinaksak nyo, ay tatanggalin nyo yung power regulator nito ng horizontal output. Dito siya nakakabit eh. Yan. Tinanggal ko na yan eh. Ito siya eh. Oh. Yan. Ito ay hindi makita eh. Hindi makita ang number. Ayan. Ito yan eh. Yan. Di yan ay yan. Oops, di makita. Yan. Yan ay D1555. Yan ang kanyang horizontal regulator. Tatanggalin nyo siya. Tatanggalin nyo siya yan. Ngayon, pagkatanggal nyo, di wala nga siyang power, ano. Pwede na kayong mag-voltage check nyan. Kahit saksak nyo to, iyon nyo yung iyon nyo. Hindi puputok yan. Kasi wala siyang pupuntahan eh. Baliktarin natin. Yung horizontal regulator. Ayan, tinanggal ko. Yan. Yan ito. Tinanggal ko na.
Ngayon, para malaman ninyo kung ito, sa power supply ka, kung patay ang power supply mo, isasaksak nyo ngayon siya by, ano, voltage reading ka naman through respect to ground dito. Kung kayo doon sa baguha pa, kung hindi kayo marunong mag-ground, itong nakaano sa, ano, yan, to ground yan. Kuha lang kayo ng clip, tapos yung isa doon sa test prod ninyo, negative, set nyo sa DC voltage, i-range nyo sa mga 250 volts na DC. Buhayin nyo, tusok nyo rito sa, ano, doon sa gitna, sa collector, nang pinagtanggalin nyo ng horizontal output, yan o. Tusok nyo ron. Pagsaksak nyo at may nabasa kayo na nasa mga 115 or 130, ganyan, 160, ibig sabihin, yung power supply ninyo, okay, good siya, kasi meron siyang output eh. Ito, meron siyang mga ano dito. Yan, meron siyang mga diode. Ito, yung unang diode niyan, yan ay papunta sa video. 160 volts yan, papunta yan dito sa B+ ng ano to, playback to eh. Papunta yan dyan sa playback. Yung sumunod, papunta yan sa andito, yung papunta yan sa vertical IC, papunta yan dyan. Bali, apat na ano ito eh. Yung isa, papunta yan sa supply yan dito sa IC. Yan, pinakang main memory niya, IC. Papunta yan yan, yan ang magsusupply niyan dito eh. Yung isa naman, yan ay papunta dito, papunta naman yan sa sounds. At saka dito sa may, ano ito eh, meron itong variable dito na sa ano yan eh, sa pinakang amperahe ng output ng ano. Dito yan sa video na, sa video. Na yan. Sa kaso naman ngayon na ito, ito nga ay blackout. Na troubleshoot ko nito eh. So, yun nga, tinanggal ko yung kanyang horizontal regulator, ano, tinanggal ko siya eh. At ang kaso naman ito, bagsak yung kanyang boltahe dito sa horizontal regulator. Bumagsak siya. So, ang ginawa ko, tinanggal ko nga itong horizontal, ano niya, horizontal regulator, ano. Yun nga, bumabagsak ang ano niya. Wala siyang, ano, nasa 2 volts lang yata. So, dito, nag-voltage checking din ako dito sa capacitor, sa mga diode na yan. Yan, apat na diode na yan. Wala talaga siyang output. Wala siyang output. Ngayon, para malaman ko kung saan nagsisimula, di alam na natin, may problema na yun sa kanyang ano, power supply. Ito na yung power supply niya eh. Yan, may guhit na itim. Yan ang hangganan niya ng power supply. Hanggang doon. Gandiyan eh, power supply yan. Ito yung kanyang chopper. Ngayon yung paan ng transformer. Yung SMPS transformer niya. Switching yan. Ayan. So, wala siyang output dito. Secondary. Ito yung primary niya. Yan nandun sa power supply. Wala siyang output. So, ang ginawa ko, kaya nalaman ko na ang sira nito, di tinanggal ko to. Yung supply ng B+, hahanapin nyo yung B+, ito kagaya nito, B+ yan. Yan yung B+ nyan. Ihang mo yan. O kaya dito ka maghang sa resistor, may nakaseries na resistor yan eh. 0.33, 3 watts. Yan. Tapos, connected yan, nakaseries din yan dito sa filter capacitor na 160 volts for 70 microfarad yan. Ihang lang nyo yung resistor na yun.
malalaman nyo na kung sira ang kanyang flyback. So ganun ang ginawa ko kanina, inihang ko yung kanyang B plus, tinanggal ko tong kanyang horizontal output. Ayun, nagka-meron siya 115 volts. So clear na clear sira ang flyback. Kaya ang problema nitong tubing ito ay flyback. Papalitan ko itong flyback na ito. Buti meron pa akong natira dyan, yung mga nakaraang kong mga tubing ganito. Pinagbibinta ko na kasi yung mga board, tsaka yung mga pinagbibinta ko na talagang hindi na magkakaigi. Eh, pinagkukuha ko lang yung mahalagang bagay. Kinuha ko yung mga horizontal output, power regulator. Basta yung mahalagang bagay, pinagkukuha ko. Kinuha ko ang mga flyback. So, sa kaso ngayon ito, ay papalitan ko siya ng flyback. Ano? Okay. So, yun lang muna ang may share ko sa inyo. At papalitan natin ng flyback yan. Okay? Ayun mga kaibigan, at nakakuha na ako ng flyback. Ayan, pareha siya. Galing yan sa Astron. Parehas din naman siya, Mats. Kaya mamaya tatanggalin natin yan doon. Tanggalin natin. Ito siya. Ito. Yan. Yan ay papalit natin. At by the way nga pala sa mga subscriber ko, shout out sa inyong lahat dyan. Maraming maraming salamat sa mga pag-subscribe nyo sa akin. At nabibigyan nyo ako ng malaking inspirasyon para gumawa pa ng video. Kasi minsan talaga nakakatamad gumawa ng video. Oo, totoo lang talaga. Kaya minsan lang ako pwede mag-upload. At ito naman ay para din matutunan yung mga gusto pa rin mag-aral ng ganitong klaseng television, CRT. Although, ito ay pa-paced out na talaga. Pura, ano lang naman, for the purpose of tawag dito, references. Ano? Pero meron pa rin naman tibing ganito nga, kagaya nung sinabi ko nung una. At ito nga, papalitan natin, ano. Pero hindi ko pa inilalagay itong regulator. Ang gagawin natin, pag nalagay na natin yung flyback, saka ko titestingin kung meron na siyang horizontal output. Pag siya nagkameron ng mga 115 volts, ibig sabihin, meron na siya. So, yun nga, mga kaibigan, ano. Doon naman sa mga nagtatanong, kasi mahirap minsan sagutin yung mga tanong ninyo na pag sinabing, boss, ano kaya ang sira nito? Walang tao. Mahirap eh. Kasi siyempre, alam nyo naman na kailangan i-troubleshoot. Kailangan talagang trabahuhin mo. Kasi hindi naman ko mo, halimbawa, nawala ng blackout. Hindi ko mo yung sinasabi ko sa inyo, yun ang sira nun. Marami siyang nagiging dahilan, kaya minsan sa mga tanong ninyo, mahirap sagutin. Ganun pa man, di sinasagot ko lang yung base sa na-experience ko na pag may sirang ganun, yun lang ang sasabihin ko. Pero kung ito troubleshoot ninyo, minsan may pagkakaiba siya. May ibang naging sira. May naging ibang dahilan ng sira, hindi lang ganun. Pero ganun pa man, basta alam nyo ang bawat pangsyon ng sirkuito dito, kagaya nito, ito ang power supply, ito yung sa flyback niya, ito yung IC niya, pinakang main memory niya, ito yung kanyang vertical. Ang flyback, yan ay pinakang puso ng CRT TV. Kasi bago siya marami din itong ano, may primary din ito at may secondary. Yung primary nito ay yung papunta nga dyan sa regulator. Yung power regulator na yan, yung horizontal na yan.
Kaya pag yan ay sira, hindi rin hindi rin mabubuhay itong secondary nitong flyback. Dahil itong flyback ay nagsusupply naman, yung kanyang secondary ay nagsusupply naman dito sa video. Papunta yan dito, may video yan, mga 160 volts yan, 180, ganyan. Tapos yung iba naman ay ABL, yung pinakang ano niya, signal. Sa signal yan, para meron siyang, kasi pagka nawawala ang ABL, ano yan eh, makikita nyo, meron siyang display na numero, pero hindi nyo makikita, wala siyang liwanag. Pero may sounds. Yun, kalimitan yun. Basta yan ay nagsisilbing ano rin, supply. Yan. Yung secondary na yan ng flyback at saka yung primary, ito naman sa horizontal regulator. Kasi titingnan mo muna yun eh. Pagka hindi nag-function yung kanyang primary, yung kanyang horizontal regulator, siyempre apektado na yung secondary niya, ay may sinusupplyan yan eh. May sinusupplyan din yan. Papunta rin dito yan sa vertical IC. Meron din yan dito, papunta dito. Tsaka meron din yan papunta dito sa main IC para siya mag-oscillate. Dito, nagbibigay din yan ng ano dito sa coil. Yung horizontal output niya, tsaka yung vertical output. Yan, sama-sama na yan dyan, basta. Kaya pagka sira itong yung playback, itong pinakang puso niya, eh, mahihirapan kayo, basta. Pero kung alam ninyo ang bawat party niyan, kung paano siya i-troubleshoot, halimbawa, siyempre, walang supply ang vertical. Anong mangyayari pag walang supply ang vertical? Siyempre, naka-one line lang siya. O kaya sira yung ano niya, medyo halimbawa meron siyang itim sa taas, meron itim sa baba. Ito yun, vertical. O meron din yung memory. Napagsira naman yung kanyang memory, hindi mo naman mababago yung kanyang ano, kasi may mga data yan. Hindi mo mababago yung channel niya, naandyan din yung mga sounds, color, ito. Andyan yan. Yan. Kaya minsan sa mga nagtatanong sa mga subscriber, ay mahirap sagutin minsan eh. Pero ako, sinasagot ko rin. Yung nga lamang, hindi yung aking itinutugon, hindi yung kung ano yung aking base na sa experience. Wala, pero wala naman problema yung kung magtanong. Okay lang yun. At hindi lang naman kung halimbawa nasira, walang kulay. Hindi naman kung mo pag sinabi kong sira yung IC sa kanyang chroma, eh yun na ang sira. Siyempre, meron pa yung ibang dinadaan ng mga pyesa rito. Kasi technician lang naman tayo, technician lang ako, hindi naman ako ang bumuo nito, kasi dati na itong buo eh. Ang ginagawa lang nating mga technician, aming mga technician, hinahanap kung alin yung nasira. Iba pa yung engineering nito. Pero siyempre yung engineering nito, hindi lang naman iisa, maraming engineer ang gumawa niyan bago mabuo ang isang television. Ganyan. So, yun, kung nakukuhanin yung aking idea, ay salamat naman, okay? At ipagpatuloy na natin itong pagpapalit ng flyback. Ito, tatanggalin na natin yung flyback niya. Ito, tanggal ko na siya. Ano mapapalit natin? Sana buo pa to.
Pero buo pa to, sigurado. Naglalagay kasi ako ng gloves eh, marami masyadong madumi ito. Radiation din kasi yan eh. Ako, hindi pala pantay yung kanyang ano eh. Ngipin. Okay, ito na mga kaibigan, titestingin na natin. Pero kagaya nga ng dati sinabi ko sa inyo, hindi ko muna nilagay itong D1555 yung horizontal regulator. Ayan. Nakaset na tayo sa ground. Nag-ground na tayo, yan ang test prod. Dito ko tayo mag-ground sa may picture tube yung naka-strap sa kanyang tube. Negative yan eh, ground yan. Okay. Ngayon ay isasaksak na natin. Okay. Ito. Yan na. Nakasaksak na. And then ano na natin, iumang na natin to. Ayan. Tingnan natin kung magkakameron siya. Meron na. Ayan mga kaibigan, oh. Tester 110, oops, ayan oh, sundutuloy natin. Okay na, 110 na. Hindi na natin ganun patatagalit, baka masira. Okay, ngayon balik na natin yung ano, ibabalik ko na yung kanyang horizontal output, ito. Okay, tapos testingin na natin ang kung may kakameron siya ng ito, testingin na natin, saksak natin. Okay, yun, meron na siya. Okay, yun na mga kaibigan, okay na siya. Iba lang ang texture pagka sa video. Medyo blue isang kulay, pero pag sa natural, hindi siya naka-video, okay na siya.
Okay na siya, wala nang problema. So, yun lang mga kaibigan ang problema. Sira nga yung flyback niya. So, next video ulit, sana may natutunan kayo sa episode na ito. At huwag kalilimutan sa mga bago pa lang o napadaan sa video ko. Don't forget to like and subscribe. And hit the button bells para pagka may latest akong video, ma-notify kayo kung meron akong bagong video. Okay? Salamat! Salamat din sa mga subscriber. Salamat sa panonood. Thanks for watching. After tasting Chromo 4, let us know how you did.